begun to appear before me, who have required this at your hand to tread my courts. Bring no more vain oblations, incense is an abomination unto me, the new moons and the Sabbaths and the calling of assemblies I cannot away with. It is iniquity, even the solemn meeting. Your new moons and your appointed feasts, my soul hated, they are as all unto me, I am weary to bear them. And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you. Yea, when you make many prayers, I will not hear, your hands are full of blood. Wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. Learn to do well. Seek judgment. Relieve the oppressed. Judge the fatherless. Plead for the widow. Sabay-sabay. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Okay, let's pray. Lord, mga salamat sa inyong mga salita again. Sa bagong book, Panginoon, aming simulan, nawa ito'y maging puno ng pagpapala, Panginoon, sa bawat service, mag-aaral namin, makita namin, matutunan kung ano nangyari dito, Panginoon, at paano nyo nagde-deal kayo sa Israel through your prophet Isaiah, na again, napakayaman pa sa prophecy at karunungan, Panginoon, I pray na bawat isa, hindi namin mamiss ito, Lord, mamiss namin, or gustuhin namin laging makaten, I mean, Panginoon, dahil bagamat ito'y iniiwasan din ng iba, dahil sabi malalim masyado, but actually, sa inyong biyaya at awa, Panginoon, tulong, paggabay, ito'y pamaintindihan po namin. So, guide us, Lord, for tonight, as hanggang matapos po namin itong series na ito sa Isaiah, kayo po magpala. So, in Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Good evening sa lahat. Okay, gusto niyo mag-move dito? Hindi naman na, mainit ba? Hindi. Malamig na rin, malamig pa rin. Okay, so, umpisa tayo sa Book of Isaiah. So, last time, natapos po natin, no? Yung Philemon. So, move tayo. Ano ko lang yung choice of ano natin, ha? Bakit Isaiah tayo? Kasi nga po, yung Matthew, natapos na natin yan dito. Wala pa yung iba. And then, siniseries din niya sa Lahala. So, yung Gospel, wag mo na muna, no? And then, yung Acts, tapos na Romans, tapos na yan sa Bible study. Pero, ulitin po natin yan. Kasi dito sa church, hindi yan na-series pa, no? And then, 1 Corinthians, hanggang, yun yan, natapos natin lately, no? Hanggang Philemon. Okay, which of course, nilaktawan natin yung Galatians kasi natapos na rin po yan sa Friday Bible study before. And then Hebrews, natapos din po yan dito, Thursdays. So kaya yan. And then yung James hanggang 2 Peter, hindi natapos pero natakel din yan sa online Bible study before. So natitira na sa New Testament halos, isa na lang. Revelation, natapos din natin. Si Brad, mayroon sa Jude na preaching. So, 1 John hanggang 3 John na lang. But anyway, ito pong Isaiah. Sa Old Testament naman, of course, madalas na pong natapos kasi yung Genesis. Okay naman yan sa mga Bible study. Pero sunod din yan. Sa Old Testament, natapos din natin yung Proverbs, of course. Psalms, mayroon tayong siniseries din. Daniel, natapos din natin. So, pwede natin umpisa sa minor prophet, ba't din mo tayo sa major, okay? Kaya po napili natin Isaiah, matagal-tagal po ito. 66 chapter na tayo naman, hindi natin tinatapos, di ba? Sa isang, hindi natin nanag. Gusto kong makuha talaga yung sustansya ng ano. Para pag lagpas natin doon, alam na natin. Okay? So yan, yan Jeremiah, Isaiah, first major prophet, very major. As an introduction po, ito pong Isaiah ay madalas, napakadalas kinote ni Jesus mismo. So, ibig sabihin, kailangan natin malaman yan. Kasi ganun po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag kinote yan sa New Testament, bakit kinote? Ano yung context? Maganda alam na natin. Okay? Though again, mas importante sa New Testament kung paano ginamit yun. Pero, kung mas gusto mo pang maintindihan exactly kung anong sinasabi doon, binabalikan natin sa Old Testament.
Yeah, ngayon at ito hindi exclusive sa mga Hudyo, actually hindi nga eh. Sa atin talaga 'to. So applicable 'to sa church ngayon at i-apply naman natin yung tamang application, okay? So again, ano pang introduction sa Isaiah, isa sa mga prophet? Ano yung mga prophet? Pag sinabing prophet ay ano 'yon? So marami, no? Pero dati nung mababaw na pag tumingin ka lang sa dictionary, yan po yung mga nanguhula, parang gano'n. Pero actually, na-define na rin natin dito yan kasi nag-day niya revelation na tayo eh. Sinabing prophet lang, preacher yun. Yun lang yun. Prophet, preacher. And then, yun nga, dalawa kasi yung main team ng preaching. Natawag nating foretelling. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari, sinasabi mo na kasi gano'n yung revelation ng Diyos sa'yo. Alam mo na agad, mga hindi pa nangyayari. At si Isaiah, hindi po siya ano doon. Kakaiba doon. Talagang dami sinabi dito. Natupad. Sa time ng mga Israelites and Jews, and then hanggang sa akin na Jesus, panahon ng Panginoong Jesus. So, ganun yan. Yun ang tinatago foretelling. Yung isang madalas natin ginagawa is yung foretelling. F-O-R-T-H. Ibig sabihin, sinasabi mo yung dapat mo sabihin, hindi sinabi ng Diyos, sasabihin mo. Yun ang preaching. Prophecy na natawag doon. Okay? So kaya prophet Isaiah, major prophet kasi yung sinulat niya, napakahalaga, napaka-direct, at nagaling sa Diyos talaga, talagang natupad, ginagalang na siyang time na yun, hindi yung lahat. Ang kwento po kay Isaiah ay siya po ay, wala kasi sa Bible yun, pero na ano rin siya daw, pinatay siya ng, siya raw yung hinati sa, ano, hinati. Nilagay daw siya sa log. Ano yung log? Ayun mo kung ba't may butas yun. Basta nilagay daw siya doon sa kahinate. Imagine nyo yun. So hindi nagkakamali, wala sa Bible yun. Pero nabanggit yun sa Hebrews, pero hindi sinabi sa Isaiah. So basta mayroon daw isang ginawang ano. Okay? Ano pa? Introduction. Ito na, verse 1. Umpisa na natin, saan siya nag-prophesy? So, meron lang kasing lugar eh. Though, si Jeremiah, actually, pati si Isaiah, later yung mga sinulat niya, pinapadala niya sa ibang lugar. Ganun po kasi ang lingkod ng Diyos. Pero minsan, nakafocus sa isang lugar. Okay? Umpisa na natin. So, hanggang 18 lang po tayo ngayon. Again, title pala nito ay, ano lang dyan? Reason with God. Yung ba nakalagay dyan? Reason with God. So, una ako po nung batang Kristiyano ako, nag-aaral ako. Madalas madaanan to sa mga Bible study kasi nga ang verse na to, no, kinakabisado nga to eh. Kasi po sa mga objection ng mga or panloloko ng iba, no, kaya siya ang Diyos daw, faith lang daw, walang reason. Intindihan niyo ba 'yon? So, madalas 'yan, napakadalas. At yung iba ay kaya na ang tawag dito na to turn off sa Christianity, kasi nga, kami nag-iisip kami, ayoko ng religion kasi mga matalino kami, parang ganun yung mga banat ng mga yan eh, atheist. So, maling-mali yun kasi sa Bible, ang Diyos pala ay Diyos ng reason. Okay, ibig sabihin, hindi Diyos yung, basta maniwala ka na lang. O kaya may isang bagay na hindi mapaliwanag, parang mga, alam mo na yung mga aral ng mga kulto, walang sense, at basta tanggapin mo lang, faith nga eh. Hindi gano'n ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos, ay tulad ng pag-arating ngayong gabi, He's a God of reason. Ibig sabihin, gusto niyang magpag-talastasan. Talan nyo na isang reason. Diba? Tingnan natin yung meaning ng reason. Hindi yan, iba yung pangangatwiran, pero medyo rin, di ba? Bakit ka nangangatwiran? Nari, yung anak mo, sabi eh. Oh, bawal mong gawin yan. Ano sabi ng anak? Bakit ako pwede mag-ano? Mag-cellphone? Eh, yung ibang bata nag-cellphone. Nangangatuwiran. Kasi yung katuwiran po, yung logic, ano yan, inherent yan. Ibig sabihin na nag-iisip ka, dahil nag-iisip ka, yung mga bagay na tinatanong mo, ano, bakit ganyan, bakit yan? Tapos meron ka sariling sagot na pinagpapalagay at iba doon tama, iba doon may mali, halo na yan eh. So kaya nga yun, nalala nyo last week, ano yung title natin, yung God of Righteousness, di ba? God, Righteousness of God Revealed. So ganun din yung pag righteousness naman, yung tama,
kung ano yung mas tama pa sa tama. Righteousness mo, may ano ka, di ba, yung dinawing natin. Okay, ganun din yung reason naman, ayun yung parang tool mo, kumbaga sa engineering. Pag gumagawa ka, may ano kang bato, may ano kang semento, may bakal, may technique sa pagmamason. Pero yung unang ina-apply doon, yung pag nagde-design, yung tinatawag nilang rules of ano nga, yung sa math, tsaka physics, and tsaka ano ba yun? Basta yung mga arithmetic, math, okay? Ano ba? Design. Yeah, pero yung pinaka-basic dyan, mga math, math, physics, okay? Measurement. Yan. Strength of material, yung mga gano'n. So, may underlying principles na dapat mga... Ganon din sa Diyos. Ganon din siyang Diyos. Hindi siya yung tipong pag tumalino ka na, ay, lagpas na ako dyan, kaya hindi nagba-Bible. Yan ang banat ng mga yan eh. Kaya hindi ako nagba-Bible, hindi ko naintindihan. Ano sabi nila? Parang mababaw yan, hindi yan para sa akin. Kasi ako yung nag-iisip, therefore, hindi para sa akin yan. Yan po yung banat, kaya again, kaya naaral natin to. Mga bata, kasi mga ano nyo yan eh. Ma-encounter nyo yan, at kasinungaling yung malaki yon, okay? Kaya pag sinabi lang reason, a statement offered in explanation or justification. So sinasabi mo, ito ang tama kasi ganyan. Ira-rationalize mo. Pag, yung rationalize na word eh, ano ibig sabihin nun? Ganyan natin. Having reason or understanding. Paulit-ulit yan eh. Kaya sabi nga nila, rational being tayo. So tayo nagdadahilan, tayo ay nag-explain. At tama po yun. At therefore, saan natin kaya nakuha yun? Tayo lang, ang Diyos, walang ganun. Baliktad. Kaya meron tayong ganyan, ginawa na tayo ng Diyos na ganun. At napakagaling niya dyan. At minsan kaya nga yung mga pilosopong bata, minsan, tinatawa na natin kasi, you know, nakakasal. Pero minsan nakakatuwa din. Kasi gusto natin, nag-explode din sila, di ba? Na may tama lang sana. Ngayon, again ha, introduction pa rin. Ang problema naman sa iba, sa church, mga churches naman na hindi na balance, minsan doon naman din nag-focus naman masado sa debate, yun naman hindi maganda. Kaya again, dito sa church, puro Bible tayo para balance yung ating pangunawa, hindi yung pagalingan lang. Yung reason, parang bagit ko rin sa engineering, paggawa ng bahay, may ginagamitan ka lang na tamang paggamitan. Diba? Pag nagawa na yung bahay, tapos na, magagawa na yung function ng bahay, titira na. Hindi pag-usapan pa ulit natin yung paano nga ba ginawa ito? Diba? Unless engineer ka talaga at gumagawa ka niyan. Pero may tama lang siyang lugar at oras. So, basta malinaw lang dito sana, pag natapos natin ito ngayong gabi, iyan na God is a God of reason. Amen? Sa Tagalog, ang Diyos ay gusto niyang nakipagtalastasan sa'yo, hindi yung papasunod ka basta lang. May mga ganun, minsan kahit tayo sa anak natin, pero may underlying reason pa nga doon kasi alam ko lang na hindi mo maintindihan ngayon, pag-usapan natin later, pero gusto, kailangan mo na sumunod ngayon, huwag ka lalabas kasi may kung ano dyan. Eh, yung mga bata, hindi maintindihan. Sige, kulong, yan. Ba't di tayo nag-reason? Eh, hindi ka parinda eh. May mga ganun din. Pag hindi ka pa handa, minsan pinipilit, lalo ng mga bata, at kahit sa'yo, minsan sa church, minsan may mga pinapatupad dito, hindi mo naintindihan eh, sarili, agad, ngayon, kailangan mo rin tanggapin. Okay? Pero still, hindi na wala yung God is a God of reason. Pag talaga meron kang tanong dyan, pwede mong tanong at dapat may tanong, at dapat kang ma-persuade, at dapat may pasagot sa'yo yung dapat sumasagot dyan. Yan ang gusto ko sabihin. Amen? So sa yan tayo. At yan ang Diyos, ganyan ang Diyos. Amen. At gusto mo yung ganun, diba? Nagkaroon ka na ba ng experience yung may katanungan ka sa puso mo na laging sinasabi natin yung hindi ka na makakatulog, di ba? Kaya sa binibiro ko yun, no? Sino yung itanong? Yung hindi na makakatulog. Ibig sabihin, may time na ganun eh, hindi mo na kayang ipagpaliban pa. At isa sa mga pangangailangan ng tao actually. At again, salamat, ang Diyos ay God of reason. And so, hindi tayo dapat ma-deprive dyan. Okay? Minsan, ikaw na lang kasi yung ayaw magtanong eh. Yun ang problema. Pag dumating ka sa panahon na ganun, wala na yan. Hindi ka kasi interesado. So, sana hindi tayo dumating sa ganun. Amen? Kahit matanda ka na, lagi tayo may panahon dyan, may lugar yan dapat. Okay? But this time, umpisa natin to.
So again, ito yung time kung saan siya inintroduce dito, kung saan siya na, kung nabasa niya na po yung, saan siya na sulat na books. Isaiah. Sa? Saan Kings? Ha? Second Kings. Galing talaga na pwede. Tsaka sa Second Chronicles. Okay, pang parallel dyan, First Chronicles, First and Second Samuel, and then First and Second Kings, Second Chronicles. So ito yung panahon na malapit na sila ang mag-api, no? O, tama yan. Pero more on sa Judah siya. Okay, kasi nasakop na yung northern part eh. Okay, kaya sinabi dito, ano yung time nga? Nung panahon nila, tinatiming ganyan kasi wala pang year na, alam mo na. At ulang ngayon, yung 2024, yan ay in-establish siya, ano? Binilang yan from Jesus. Okay? So, after death, so, gusto ano dun? Approximately. Kaya, alam mo agad eh, 2024 years ago, approximately, si Jesus ay nabuhay dito, namatay sa mundo. Okay? Kung hindi nyo pa alam yun, ha? Pero ito, before Jesus pa to eh. So, anong edad nito? Anong year? Ngayon, nilalagyan nilang year yan from Jesus pa rin, no? So, ginagawa lang BC. Okay? So, kaya pabaliktad yun, ha? Pag sinabing 2000 BC, mas matanda yun kaysa sa 500 BC. Ay, hindi yan nyo? Yes. Hindi. Parang ano, line. Ah, sige, so next time mag-usapan yun. Basta si, kaya binibigay dito yung timeline. Kasi yung mga hari, sikat yan. Kasi sila yung naghari at that time, pwede mong maiplot ngayon sa timeline. Kaya ito, si Isaiah ay active siya, no? Nung panahon ni Amos, tatay niya pala yan, which is on ng Judah in the days of Uzziah. Kailangan si Uzziah, nagkaroon ng ketong, si Jotham, ayun yung anak niya na hindi naman positive, kaya hindi kailangan. Ahaz, negative din, di ba? Ayun yung later sinabihan ni Isaiah, ng prophecy about Jesus. And Hezekiah, pinakasikat yan. Okay? So, positive yan. Godly, doon may pagkakamali din siya. Okay, so yan yung tagal ng buhay niya, no? Kasi mga hari minsan, dali mamatay eh. Kasi pinapatay naman eh. Parang si Daniel, di ba? Simula Babylonian captive hanggang Medo-Persia, hanggang makabalik. Hindi lang natin alam kung bumalik siya. Anyway, ayan po yung timeline, ha? So ito na yung ano sinabi ni Isaiah para magkaroon tayo. Again, kung alam niyo na yung kwento sa 2 Kings, ganun naman, ano ba nangyari? Sumuway ang Israel, matagal na panahon. Matagal sila sumuway sa Panginoon. Of course, yung iba, tuloy-tuloy din naman. Kaya mamaya makikita rin dito, nag-offering pa rin sila eh. May offering pa rin. Pero ang sabi ng Diyos, nabubwisit na sila dun. Ang Diyos sa offering nila. Kasi nga tuloy-tuloy, pero hindi yun ang gusto ng Panginoon eh. Kaya ito yung sinabi niya, hear, O heavens, and give ear, O earth. Pareho lang yung hear, tsaka give ear. Okay, yung mga ganda sa mga literature, no? For the Lord, bakit ka daw dapat makinig? Kasi ang Diyos ay nagsalita. Kaya ako minsan, naaasar ako, sabagay, mga bata kasi minsan, pero, alam nyo na, pag merong importante nagsasalita, makinig, pwede ba yon? Lalo ang Diyos. Kaya andyan yung Bible, di mo binabasa, parang hindi ka nakikinig. Nagsalita ang Diyos, makinig. Heavens, earth, ibig sabihin lang, lahat yun. Pati mga anghel. Demonyo. Pero ang focus natin, syempre, tao. But anyway, I have nourished and brought up children. Ang Diyos daw ay nagpalaki ng mga anak. Sino kaya yon? So again, ito ay talinaga. Ang tinutukoy niya, mga Israel. Kasi alam niyo nangyari sa Israel, sila'y nabuo. Pumagitan ng pananampalataya sa Diyos, yung anilang mga tatay, Abraham, Isaac, and Jacob. And then, kumbaga yung identity nila nasa Diyos eh. Amen? Sino dito ang pinalaki ng magulang niyo? Sinong hindi? Lahat naman siguro tayo, unless yung mga naalala ko to yung Steve Jobs eh. Anyway, kaya loko-loko daw yun. Anyway, pag pinalaki mo yan, pinaalagaan mo, pinapakain, binibihisan, nilinisan, namahal, inuturuan, ano pa? Isa-isa yun nga, anong ginawa sa yung magulang nyo? Wag lang, matagal lang tayo. Alam nyo na yung ginawa sa yung magulang nyo, tinatsaga kayo,
Pinupunasan yung pupo nyo, di ba? Lahat! Sige, pag baby, talagang walang kayang gawin. Papakainin. Tapos pag mapili pa. Papaluin, di ba? Dinidisiplina rin. Lahat na eh. So positive ba yun? Of course. Pwede mo sabihin na wala kang hindi dahil sa magulang mo. Tinapong ka dyan, patay ka yun. Ganun naman Diyos sa Israel. So anong ina-expect mo ngayon? Dapat itong mga anak na kanyang pinalaki at inalagaan, ito ay magiging masunurin, at least magbibigay ng, para mga bata, magbibigay ng kasiyahan sa magulang. Pag yun, ang saya po ng mga magulang nyo pag kayo sumusunod, lumalaki, matalino, madiskarte, may plano sa buhay, mahalang Diyos. Eh, paano yung Israel nangyari sa kanila? They have rebelled against me. Ang ganda nung anong tema nito. Pag, na, anong pastor na makukuha natin dyan? Imagine mo, ikaw yun. Obviously, pwede tayo sumunod. Di na tayo kasing, minsan sinasabi mga pastor, mga Israel, mga tagas ulo eh. Para ba, para bang blanket na, imagine mo yung sarili mo ganun din. Minsan matigas ni ulo mo, di ba? Tsaka isa pa, hindi naman lahat ito matigas sa ulo. Mayroon din mga sumunod dito. Mamaya sabihin din yun or ano tama, mamaya sabihin yun eh. So imagine nyo ngayon tayo ha, para apply ang sarili natin. Minsan, anak ka ng Diyos, tapos anong ginagawa mo? Ito yung sinabi ng Diyos, ito gagawin mo. Rebelde, tawag doon. Hindi yung maganda. Ngayon, minsan nag-rebelde tayo sa libutan. Okay yun eh. Depende rin ha, nasa ayos. Kaya tayo nagre-rebel, hindi naman sila perfecto eh. Pag sila na mismo yung sumusuway sa sinasabi nila ba? At sa sinabi ng Diyos, okay. Pero ang Diyos kasi walang mali eh. So ba't ka magre-rebelde sa Diyos? Amen? Amen. Pero yun ang nangyari sa Israel. Sige, tuloy lang natin. And the ox, ito, binigyan na ng talinhaga, kinukumpara Israel sa alam niyo yung ox. Sino magaling dito sa mga hayop? Karamihan sa atin, hindi na eh. Pero ang alam ko dyan, yung kambing natin, dati hindi tayo kilala eh. Pinapakain ni daddy, tapos binibigyan ng bahay, nihimas-himas pa, tapos bumabait. Ang kambing mabait daw yan eh. Minsan, maamo. Kaya sabi lang dito, yung mga baka nga kilala yung owner or kinikilala. Ibig sabihin, ito yung nagpakain sa akin. Hindi ko ito tatadyakan. Di ba dapat ganun? Yan ang matinong alaga. Ganon din dapat yung mga anak. Kung pinapakain, ganon din. Kaya sa amin sa Katabao, may ganong tinatawag eh. Though minsan abuso rin. Pero tama yun. Kung sa amin kasi may mga, siyempre, minsan hindi ka sumusunod kasi hindi. Ang ano doon, ang prinsipyo doon, kung ayaw mo sa kumpanya, umalis ka na, ba't nandito ka? Diba? Habang andyan ka dapat, i-represent mo yan ng maayos. Okay? Applicable din yan kahit saan. Totoo po yun. Okay? Hindi naman sabing sumunod sa lahat eh. Pero at least galangin mo yung authority sa tamang ano lang. Okay? So kaya ito, inakumpara sila sa hayop. The ass is master scribe. Ganun din yun. Alam niya ng kanyang amo nagbibigay sa kanyang pagkain at siya'y pagmamayari ng kanyang owner. So, bakit yung Israel, supposedly di sila nakakaalam nun, but Israel doth not know, my people doth not consider. Sabihin, di ba nila alam ako nag-raise sa kanila? Kaya nga sila buhay, patay na dapat sila, kundi sa akin eh. So, i-apply po natin sa atin ngayon yan. Kung Kristiyano ka ngayon, naligtas ka ngayon, anong dahilan mo paano di sumunod sa Diyos? Sige nga. Nakakatamad. Bakit ka tayo tamad? Eh, kung tamarin ng Diyos sa'yo, madalas ang ano ng mga pastor eh. Totoo naman eh. Kasi minsan, kung tinatamad, hanggang kailan yung tamad mo? Hindi yan karapat, hindi yan becoming of a Christian. So yun nga, itong mga ox, pag ano yan, pag pinalo mo yan, tabaho na naman yan. Alam nyo ba yun? Alam nila yun kasi pinagkinapakain sila. Kaya sige, pag nanghina, di pahinga. Pero Israel daw, hindi man lang kinonsider. Pag sinabi consider, hindi nyo ba iniisip yun? Ito na. Ah, sinful nation. Yun ang problema sa kanila, makasalanan.
Yun ang una at punot dulo niyan, kasalanan. A people laden with iniquity. Pag people, agrupo kasi sila ng tao eh. Alam natin yun. Ang panahon na yun, sila yung people of God. Sinabi dyan kanina. Laden with iniquity. Pag sinabing laden, nilagyan, diba, laid. Parang nilagyan ng, parang nagbubuhat. So, iniquity, kasalanan, na naman, ano yung sabihin nun? So, pag ang kasalanan, nagpapabigat sa atin yan. Amen? Handaan yan. Pwede mag-preach lang yan lang eh. Nagpapabigat yan. Sino bang... Hindi ko na-play. Wala. Nakapatay. Okay. Ulitin natin. Paki-play. Dali, dali. Ano ba yan? Very bad naman, oh. Ulitin ko, ah. Sayang naman. Okay, yung title po. Hindi, hindi na. Ayun, nasa na ba ako? Yan, so yung a sinful nation, yung kasalanan po ay parang yung sakit sinabi. O, yung kasalanan ng papabigat yan. Imagine, anong kasalanan ng papabigat sa'yo? Anong kasalanan? Ray, anong kasalanan? Example. Example, kahit ano? Ha? Late. O, anong, paano ka mapapabigatan sa late? Mag-late ka. Buod sa asa rin ka, ha? Guilty, hindi lang yun. Yung practical, bakit ka mahirap? Pag late ka, hindi mo alam pinag-umpisahan. Kung hindi ka nakakasama sa kantahan, of course, hindi ka na ano eh. Yung kantahan, nakaka-ano yan, nakakapag-set ng mood, sabi nga nila eh. So, handa ka na mag-worship, handa ka na mag-aral kasi naset ka na. Eh, kung kalagit na katulad ng recording natin ngayon, nasa kalagit. Ano mangyayari pag late? Hindi mo alam yung context, hindi mo alam yung introduction. Pasok ka na lang agad. Ano kayo nag-usapan nito? Mahihirapan ka. Kahit subukan nyo sa school, ganun. Oh, napakahirap. Pag ganun, ito, ikaw pa itatanong eh. Hindi napahiya ka pa. So, tama yun. Ano pa? Ray, ikaw na ako tinanong eh. Ano? Ano nga? Sinungaling! Nako, yan ang pinaka. Pag nagsinungaling ka ngayon, siyempre, kaya nga nagsinol, ayaw mo mahuli, di ba? Eh, kaso, alam mo yung katotohanan, lumalabas yan eh. Kailangan mo magsinungaling ulit. Eh, mabuti kung napakagaling mo niyan. Eh, siyempre, hindi mabuti ah. Obviously negative, di ba? So, papatungo mo yung isang kasinungalingan para hindi malaman. Ano kayo? Ano kayo sasabihin ko? Kasi malalaman, ah! Utak mo ngayon, lalo ka nabigatan. Kung sabihin mo lang yung totoo, tapos. Napahiya ako. At least, hindi ka nagtuloy-tuloy. Napahiya, di ba? May mga tao pong ganyan. Nasasabi ng double life. Napakahirap ng ganong buhay. Kaya nga tayo, niligtas tayo ng Panginoon. Nag-ianak tayo ng Diyos. Kaya yun yung ano dun. Alam niyo yung kwento ng ano? Yung ano yun? Yung pato. Pato ba yun? Bibe. Ayan, ang kwento ni Pastor yun eh. Bira, sabihin mo lang yung totoo. Sige ba, sino ba? Julia? Ana? Hindi ka nag-church! Sabihin mo, basta nag-alaba lang ako. Alam na natin hindi totoo yun. So ngayon, ano mangyayari doon? Bukod sa nagsinungaling ka sa tao, sa Diyos, baka masanay ka magsinungaling. Pag nasanay ka magsinungaling, pabigat ng pabigat yan. Ganun din pala yun eh. Pero hindi nag-church, yun, hindi ka natututo. Ikaw na mismo yung mahihiya sarili mo. 10 taon na ako Kristiyano, hindi ko pa alam kung nasan yung si Abel at si Cain. Diba? Ano pa? Ito na lang, parang di matagal. Ito si Stephen. Bilis! Ano kasalanan? Ha? Ezi? Hindi sumusunod.
Hindi mo makagaan yun kasi hindi ako sumunod, hindi ako makagaan. Kaso, ang di mo alam, pag sumusunod ka pala, sinusunod mo ako, magulang mo man yan, teacher mo man yan, matututo ka. Pag natuto ka, magkakaroon ka ng skills, hindi ka mahihirapan. Yan ang totoo. Kaya po yung mga, again, hindi naman siguro lahat yung iba talagang hindi nabigyan ng pagkakataon. Pero marami dyan, nag-iisisi na, hindi nag-aaral. Maniwala kayo. Hindi nila binuhat yung dapat nilang gawin, mahirap, sa umpisa, banda muli. Basta yun, ha? Lahat ng kasalanan po nagpapabigat yan. Kaya yun ang ginamit na illustration dito. Itong Israel, ang dami lang kasalanan, mamaya sabihin dito, hindi sila sumusunod, ano pa? Kung ano sinabi, ito yung sinabi, ito yung gagawin, baliktad, sabi, huwag kang papatay, papatay. Huwag kang ganyan, adultery, yun ang gagawin. So patong-patong na, yun ang nagpabigat sa kanila. Hindi yung hindi sila tinulungan ng Diyos. Minsan nga, ganun talaga din ng Diyos eh. Para matuto ka, pababayaan ka. Para makita, matuto ka. Kaya pala ako, hindi, kaya pala napunta ako sa ganitong kalagayan kasi loko-loko ko eh. Minsan nahayaan ng Diyos eh. Yung bumigat ng bumigat yan, naipon, naipon. Kaya napakahirap, okay? A seed of evildoers. Ibig sabihin talaga, anak niya, ganun din. Yung anak niya, ganun din. Children that are corruptors, maninira, they have forsaken the Lord. Obviously, ang assumption dito, huwag mo iwan ng Diyos. Ba't mo iwan ng Diyos? Katuwiran niya. Ba't mo iwan yan? Napakaganda niya. Pero yun ang ginawa nila. At kahit yung mga Kristiyano, ganun. Ba't mo iwanan yung magandang gawain? Sige nga. They have provoked the Holy, pag sila yung provoked, inasal, parang mong gustong ginalit mo pa. The Holy One of Israel unto anger. Banal yung ginagalit mo, hindi naman gaganti yan, hindi mo alam. Hindi basta banal, hindi gaganti. Mayroong paraan niya pagganti. Tayo dito, yung, kahit yung pinapakisamahan natin yung ibang tao, kahit yung mga backslider. Hindi, hindi naman gagalit sa pastor kasi pastor nga yun. Mayroong way. Niwala kayo. Na kahit di mo sadyain, minsan, yun talagang kailangan mong gawin. Amen? Lalo ang Diyos, ganun din. They are gone away, backward. Ganun lang, backslide lang yun, yung sabihin. So, itong mga following passages, puro ano ito, talinaga eh. Kinukumpara yung Israel sa isang mga bagay na pwede natin dapat maintindihan, katulad ng sakit. Ito, no? Why should we be stricken anymore? Sa Tagalog, bakit ka pa mahihirapan or bakit ka masasaktan pa? Nakakita ba kayo ng batang ganon? Alo, paluhin kita. Gagawin ko. Huwag mo nga hawakan, papaluhin kita. Masasaktan ka, huwag mo nang gawin yan. Ba't mo gustong masaktan pa? Gusto mo, nasaktan na nga kanina pa eh. Nasaktan na ulit. Kung masaktan, gusto mo ulit masaktan? Imagine, ganun yun. Pag kayo ay nagkasal, nag-iisip kayo ng gagawin na ano. Ilagi, gusto mo masaktan? Nasaktan ka na nga dati. Will you revolt more and more? Lalo ka magre-rebelde. May mga ganyan po. Pinalo ako, lalo akong, nako. Yan ang tanong sa kanila at talagang alam nyo na yung advance na natin. Lahat sila, hindi naman ubos lahat. Kasi nga, iba naman ang nagtapat. Pero ang dami doon, mga tigas ang ulo, ubos. The whole head is sick. Ang sakit na ng ulo mo. And the whole heart faint. Nangihina ka na. From the sole of the foot even to the head, there is no soundness in it. No? Siguro, gulpi sarado ka na. Sabi ng walang soundness. Ibig sabihin, yung paa mo, hindi ka naayos yung... Kasi nagulp, napalo ka na. Nakita pa yung napalong bata. Eh, ika, yun eh. Hindi buti, sa puwet lang. Dapat sa puwet lang, di ba? Eh, pag sobrang lolo kayo, tatamaan kayo kung saan-saan. Alam niyo ba yun? Pag hindi nakapagpigil yung magulang nyo. Kahit dyan, na, loko-loko ka sa labas. Sa palagay mo, yung mga ano dyan. Ano natin, nagnakaw ka dyan. Iba dyan, ginugulpi. Kanina may alam ko, mag-aaway. Loko-loko rin kasi yung ano, nagmadali, eh may tumawid. Eh syempre, biglang, nagmurahan pa ng iba. Eh kasi, nagmamadali ka eh. Eh ako, tuloy lang ako. But wounds and bruises, yan, sugat-sugat na. Imagine mo, napalo ka sugat-sugat. Sino napalo dito sugat-sugat? Ang bait mo siguro nun. May latay naman yung latay.
pinakabakat yung ano, dati kami, ganun yung belt, bumabakat yan pag sobrang asal sa'yo, no? Putrefying source. Ibig sabihin, nagnanaknak, nagnanana, nakakita ba kayo ng ganong sugat? Saan ang galing yung sugat mo? Ay, wala po, pero actually, napalo ka, di ba? Minsan, ayaw mo sabihin, eh. Kasi nakakahiya, eh. Pero sa kanila, ganun sinasabi ng Diyos. Dapat nahihiya na kayo sarili nyo. Ba't kaya ginawa sa atin ng Diyos to? They have not been close. Sa, kung at least, kung nagkas, ang tawag dito, yung maritinong bata, no, yung maayos, yung magulang maayos, kahit lalo yung sa amin, kasi yung card nga, minsan, karamihan, lahat ng sakit, ano, covered na eh. Kaya minsan, meron kami mga office mate, Dok, meron ko ang ganyan, no? Ultimo, ano, kasi nga gusto maayos, okay? So, sa atin, maarte yun. But alam mo, ganun kasi pag maayos, meron, alam mo, can afford. Kung maayos-ayos ka kahit paano, tapalan, di ba? Nakakita ba kayo ng mga bata minsan, hindi tinatapalan? Kasi walang pakialam sa kanyang magulang nila. Minsan nakakaawa, di ba? Ganun yung kinukumpara na naman, yung Israel. May sugat na nga, may sugat ulit. Nagnanakdak pa dito, may sugat na naman. Hindi man lang tinakpan. Either walang concern, hindi matakpan. Siguro tumatakbo na nun. Kasi saka kung magulang ka, ikaw nga nag-cost nun eh. Tatakpan mo pa yan, gagamutin mo. Asal na asal ka, ibig sabihin. Ganun sila eh. Ganun sila kinukumpara. Neither bound out nor mollified with ointment. Hindi nalilagyan ng nalagay ngayon, gamot. May pilot nasa utak ko nung panahon pala namin pa yun. Your country is desolate, so move on sa country. Pag sinabing desolate, wala nang laman. Imagine nyo yung, nakita nyo ba yung war ano ngayon sa Ukraine, sa Russia, tsaka sa Gaza. Dati yung panahon, yung place na yan, puro mga bata naglalaro, mga park, nagpapalakad ng aso, may bilihan dito. Ngayon, nasa na yung mga tao? Wala eh. Wala na pag nagkagera dyan. Ubus yan. Your cities are burned with fire. So, ganyan po yung style ng iba. Pag galit na galit sa kabilang ano, sinusunog. Pinatay na yung tao, sinusunog pa yung... Kasi baka may bumalik pa, baka gamitin pa nila eh. Ganun ang ano dyan eh. Your land, strangers devour it in your presence. Okay, ibig sabihin na... nilalaman mo, no? For example, ikaw, andiyan ka, wala kang magawa. Di ba? Ang kumakain ng pagkain nyo, ibang tao. Desolate ulit, and then overthrown by strangers. And the daughter of Zion is left in, as a cottage in a vineyard. As a lodge in a garden of cucumbers. As a besieged cities. So parang andiyan kayo. Yung iba, yung maganda dito kasi iba naman, hindi naman ginalaw. Pero nakikita mo yung bansa mo na dito, San Mateo. Na nasakop na yung Quezon City ng China. Tapos yung Montalban, nasakop na rin ng mga Amerikano, Marikina. Dito tayo ang gagawin natin. So natakot na takot ka noon kasi ikaw na yung kasunod eh. So wala kang magawa yung feeling na gano'n. Napaka... eh, apply natin sa mga Kristiyano. Alam niyo, pag di tayo nag-soul winning, di natin ginawa yung gagawin natin yan. Makikita natin, mga santo-santo dito, may iglesia ni Manalo, sila nagpapagalingan. Samantalang dapat tayong natin yung katotohanan eh, anong ginagawa natin? Na kung andun talaga tayo sa ganung sitwasyon, okay lang laban. Pero, di ba gusto natin yung katotohanan niya namayag pag hindi yung mga tao ang naluloko, dami, million-million. Except the Lord of hosts had left us unto us a very small remnant. So may natira naman eh, kaso nga napakakonti. Pag sinabi remnant, remainder, natira. May iniwan naman sa kanila. We should have been Sodom and we should have been like unto Gomorrah. So alam nyo na yung Sodom and Gomorrah, di ba, inubos. Ngayon ang pagkakaiba nila, sila parang ganun din, pero may natira kahit paano. Pero muntikan na kung inubos sila, ganun na rin sila. Natindihan nyo ba, parang for example lang, may kinagalit akong loko-loko dito, kunwari lang. Tapos ginulpi ko, kasi loko-loko eh. Deep. Gulpi sarado. Ngayon, anak ko, loko-loko din, di ginulpi ko rin. Siyempre, kunwari lang ha. Pero siyempre, may titira ka ng konti kasi anak mo yun eh. Pero parang pwede mo i-kumpara. Ba't mo ginulpi yun? Eh, loko-loko din eh. Di anong gugulpi ng wala lang ha. Kunwari lang.
So, pero ang Diyos ganun ginawa sa kanila, eh, parang kumpara na sila yung Sodom and Gomorrah, byword yun eh. Yung lagi sinasabi, pag yan, galit ang Diyos dyan, kaya inubos yan. Alam nila lahat yun. Ngayon, kinukumpara sila doon. Kaya kahit mga Kristiyano tayo, wag na wag mong iisipin na okay-okay ka lang sa Diyos kahit loko-loka. Amen? Amen? Dahil pwedeng gawin yan, ginawa na ng Diyos yan, gagawin niya ulit yan. Parang ang unbeliever din minsan pag pinarusahan. Hear the word of the Lord, you rulers of Sodom. Give ear unto the law of your God, ye people of Gomorrah. Ayan na, nakita niya yan. May lesson dito eh. Ba't tinatawag yung Israel ng Sodom and Gomorrah? Name calling yan ah. Alam niyo name calling? Yung tinatawag kang, hoy, baliw, hoy, bulag, hoy, tanga, hoy, lampa, hoy, bonjing, hoy, Judas, hoy, Hudyo, ganyan eh. Kasi name calling yan, di ba? So, masama ba yun? Huwag niyong gagawing practice, ha? Yung basta lang para makasar lang. Pero minsan, ganun talaga eh. Para maintindihan nila o ibang tao, ba't siya tinatawag na... Sino bang, ano, ganda example? Ba't sinasawag siyang, ano, vice pangit, kunwari? Bading eh. Kaya bakit tinatawag siyang Judas? Eh, taksil eh, di ba? Kapag kunwari eh. So, ganun yun. Kaya even Israel, tinawag ng Diyos na Sodom and Gomorrah. Okay? Kaya hindi masama yun. Minsan, tama yun. Appropriate. Andahan nyo yun. Kasi minsan ako, nagaganyan ako. Sabihin nyo, mas ibabanatan tayo na iba. Eh, nasa Bible yun. Ang Diyos nga gumawa. Eh. Sabihin mo, masama. Hindi. Depende. Okay? So, again, huwag yung gagawing practice yun na makapag... Si Rock mga kasi ganun daw eh. Eh, talaga naman nabasa ko rin yung mga libro nun. Ganun talaga. Kaso sobra eh. Bawat sentence, puro name calling eh. Hindi naman tama yun. Anyway, to what purpose is the multitude? Malapit na tayo. Malayo pa. To what purpose is the multitude of sacrifice to me? Ito na yung pinasok ng Diyos na, oh, yes! Eh, Lord, mag-sacrifice pa rin naman kami. Bago nila masabi yun, sinabi ng Diyos, oh, nakikita ko naman eh. Eh, sabi, ang silbi niyan. Ang dami mo sakripisyo. Sabi niya pa dito, I am full of burnt offerings. Imagine yun, Diyos na nakatingin lang sa mga offering. Okay, punong-puno. Para mga churches ngayon, puro, punong-puno ng pagpupuri. Pag nag-ano kayo doon, ako, talaga naman, mabulaklak ang bibig. Jesus, you're the best, you're the... Ang galing, parang kinakabisado mo nila yun. O, saan ba nila kuha yun? Ba't ako, hindi ko nga alam yun. Hindi ko nga yung ulitin yun kasi hindi ako nasanay. Hindi ko sinayang sarili ko na, puro bulaklak ang salita. Dahil alam ko naman ang Diyos, hindi gusto yon. Amen. Puro ka dyan, Jesus, Jesus, praise the Lord, glory to God. Di ka nga ligtas. Ano ka? Kung ligtas ka man, tamad mo naman. Yung dapat mong gawin, hindi mo ginagawa. Ano sa Diyos yan? Sige nga. Ito yung tema dito. Punong-puno na eh, punong-puno ng pupuri sa Diyos. Pati ka lang, lilagyan nyo lang saan dyan. Sa internet, nandun na rin kaya, pinupuri niyo ang Diyos. Tama ba yung doktrina nyo? Yun ang tanong eh. Kaya mag-usapan natin yung reason eh. Masabi dyan yun. At sinabi niya, lahat na ino-offering okay yan dyan. Fab, mga matataba pa yung mga. Ibig sabihin, parang gano'y iba. Ang gaganda ng church. Puro-puri, ganyan. I delight not in the blood of bull. Kabaliktad. So ang inaasahan natin, pag tayo nag-offer sa Diyos, natutuwa siya. Paano? Ba't sinasabi niya dito, hindi siya narisiyahan? Ano nangyari yun? Mamaya sasabihin. When you come to appear before me, what required is of your hand to tread my courts? Intindihan mo yun? Tagalogin ko, ha? Pag kayo ay pupunta sa akin, mag-aalay, kung ano man yan, atin, basically, sa church. Sino nagsabi sa inyong gawin niya? Parang ginagawa sa nasabi ng Diyos, eh. Pag sinabing tread my courts, lalakad-lakad kayo dyan. Masama ba yun? Siyempre hindi. Ba't niya sinasabi yun? Kasi parang naasal na siya. Punta-punta ka sa church, punta-punta, parang ganun eh. Hindi naman yung pinapagawa ko, tapos naaalala ng Diyos yung ating kasalanan. Kaya bandang sali, sabi niya dito, again ha, inutos niya na mag-offer, ba't niya sinasabihin niya, wag. So may gusto siyang pa, hiwatig. Kaya wag na kayo, bring no more vain oblations, wag na kayo mag-alay.
Incense, na bube. Naaasar na ako sa incense. Yung incense, supposedly, ang bango niyan. Para sa Diyos ngayon, parang naaasar na siya. Abomination. The new moons and sabbaths. The calling of assembly. Siya nag-utos niyan, di ba? Sabi niya, the first day, seventh day of the ganyang month, we shall call a holy assembly. Lahat siya mag-attend. Ngayon, ayaw niya na. I cannot away with. Hindi ko matagalan. It is iniquity, kasalanan yan. Even the solemn, kaya nga solemn eh. Supposedly, natutuwa ang Diyos kasi para sa kanya yun, kaya tayo mag-meet. Pero naaasar, ba't siya naaasar? Your new moon and appointed feast, my soul hated. They are a trouble unto me, I am weary to bear them. Naaasar, parang nabibigatan na siya. Parang magandang example dito, kunwari, ako ay... Ayan, ano lang, hari na lang, kunwari. So, gusto ko ng offering. Oh. Offer ka, parang siya mismo, kasi may expected din sa kanya, di ba? Natanggapin mo yan, mga ganun. Imagine nyo na lang yung, kailangan ko tanggapin to, pero naaasar ako sa taong to. O kaya yung, alam ba mga ano natin, seremonya, wala kasi tayo masyadong seremonya. Kunwari na lang, kasal, ganyan. Supposedly, masayang okasyon yan, di ba? Pag naaalala mo mga kasalanan, ganyan yung ginawa sa yun. So naaasal ka na, hindi lang ako wala, matindi ito eh. Hindi ako matindi ito eh. Pangit ng ganun. Diba? Parang ganun ng Diyos eh. Oh. Kasi may ginagawa silang hindi ka nais-nais sa Diyos. Ay sabi dyan, when you spread forth your, gaganyan-ganyan ka po. Salik na mo, ay, naano mo ng anak ko. Ayaw niya na tingnan. I will hide my eyes from you. Yay, when you make many pray. Ay, nag-pray naman eh. Kaso nga may iniquity. May kasalanan. At matindi. At hindi nagre-rebelde. Matindihan niyo ba yun? Pwede mong pagsabayin niyo? Oo nga eh, ginagawa nga nila. Ginawa yun, ginagawa ngayon yun. Sana nakukuha natin yung message ha. Kung nagpupuri ka sa Diyos, tuloy-tuloy mo na. At yung dapat alisin, alisin na. Kung ano man yan. Kasi ang dami naman panalangin. Sabi niya, hindi ko napapakinggan. I will not hear. Your hands are full of blood. So, isa sa medyo na ano niya dito, na reference yung pumapatay sila, hindi dapat patayin. Yun po yung ibig sabihin ng blood, no? Ibig sabihin, pag may blood, there's a blood in your hands, ibig sabihin, pumatay ka ng isang tao. So, ano ba yan? Abortion. Kaya talaga, kaya nga naalala yung si David, ganun eh, di ba? Nung pinatay si, nakwento ko na before ito, nakabasa niyo, pinatay ni Saul, di naman dapat. Pati si, ano, yung kabilang next administration, ganun eh. Kaya ginawa niya doon, may ginawa siya, di ba? Pinatay niya ibang sons ni, ano. So, para mawala daw yung guilt, okay? Kaya ganun din dito, sabi, anong gagawin natin, o, pastor, andyan eh. Wash you, make you clean. So, gawin mo, may pwede kang gawin at dapat mong gawin. Kung may gawa kang kasalanan dati, ano na yung pwede mo, dapat mong gawin dahil doon. Para mawala yan. Eh, pasan, nagawa na eh. Pwede, mag-sorry. Depende kung anong ginawa mo. Ano ba yung, ninakawan mo, anong gagawin mo doon? Sorry lang. Ninakawan mo eh, para malaman ng niya at ng Diyos at ibang tao na nagsasorry ka na, nagsisisi ka na dun, ninakawan mo. Ba't di ka magtrabaho? Siya nagtrabaho, tapos nakukunin mo lang. Nakabangga sa akin, di pa ako tinatawagan. But anyway, ganun. Oh. So, gawin mo yung dapat mong gawin. Isipin nyo na yan kung ano yung ginawa niya. Kung dati mong binastos, gumawa ka mo ng paraan para malaman niya na nagsasorry ka na at di mo nagagawin ulit. Okay, pwede naman yun eh. Ganun din sa pag hindi ka umaten, ngayon na-attend ka na, automatic yun. Okay na yun, makikita ng tao yun. Dati tamad to talaga, talaga naman. Eh, umaten na. Hindi na papaalala ulit yan. Gawin mo na lang. Put away evil of your doings from before mine eyes cease to do it. Ganun naman ang Diyos eh. Alisin mo na yan, okay na yan. Huwag mo nang gawin. Learn to do well, seek judgment. Medyo generic to, learn to do well, basta gawin mo, alamin mo, eh basta kasi hindi ko alam dati, ngayon alamin mo, ano yung ginawa mo mali dati, bakit, ano yung pwede mong gawin, aralin mo, kung paano magiging ikaw ay katanggap-tanggap, seek judgment, nang sabihin nun, alamin mo yung
kung paano mag-judge nga rin ng tama. Kaya nga po ito po ginagawa natin, tagal natin, kasi nga dito natin pinag-aaralan para tayo matututo gawin yung tama. Ang tagal natin dito, ang hirap magsalita natin dito na matagal, no? Mayroon pong makinig. Mas mayroon magsalita. We leave the oppressed. Nakita mo na inagrabyado na nga, baka pwedeng ano, lalo pag ikaw yung nag-agrabyado, di ba? Kaya nga kahit sa international law, may mga ganyan eh. May kasalanan dati yung Japan sa atin, nagbabayad yan. Di ba? Kasi pilit din sila eh, pero kahit paano, okay, di ba? Nakakalimutan din nila yan. Ay, yung bait pala ng mga Hapon dati, loko-loko yan eh. At least, kahit paano, di ba? Na gano'n sila. Tumulong. Judge the fatherless. Ganun din po yun. Ibig sabihin, yung mga ano, tulungan. Ganun lang yan. Plead for the widow. Ganun tayong preaching yan. Alala niyo yung fatherless and the widow and the fatherless. Hindi, father to the fatherless. Okay? Ibig sabihin, dapat tulungan lang natin. Kung di, kunwari, nabastos mo yung tatay mo ngayon, ay wala lang yung patatay mo ngayon. Tulungan mo na lang yung mga walang tatay. Mga ganun ba? Ang daming pwede natin gawin. Amen? So ito na yung last. Antay 8 minutes, 10 minutes. Kaya sabi diyan, ganito yan. Kaya yung iba, hindi na lumalapit sa Diyos. Yung ibang anak, di ba, pag may kasalanan niya, no? Kaya napagalit, napalo. Salit na lumapit, nilalapit kasi galit. O sabi niya, hindi na ako naitindihan eh. Kaya ako naman nagawa ito kasi, pero hindi ko sasabihin sa iyo eh. Pero dapat mong malaman. Hindi mo sasabihin. Kaya sabi ng Diyos, ikaw mismo, lumapit ka sa Diyos. Come now! Sa palagay mo, may mali ang Diyos o medyo hindi ka, ano, favoritism, ano man yan. Lumapit ka sa Diyos and then, dito na pasok yung let us reason together. Hindi pwedeng hindi ka lalapit. Lalo pag ikaw yung may mali, madalas sa Diyos tayo ganun. Pero imagine naman sa ibang tao naman, sinong lalapit, kunwari, nagkasala ka sa ibang tao. Mayroon sinasabi ni sa Matthew 16, di ba, or 18, na ikaw ay lumapit, di ba? Hindi madaling gawin yun. Pero, spiritual ka talaga, para ma-restore mo siya, ikaw ay lumapit una. Maganda rin yun. Ay, mali yung ginawa mo, sabihin mo sa kanya. Pero, dapat talaga lumapit at mag-sorry, of course, yung nagkasala. Sabihin mo, kaya naman nagkasala, kasi ganyan, ganyan. Ang ganda nung pag-usapan yan. Ang hirap nung hindi ka, iiwas ka na lang. Paano ka makakaiwas kung kapatid mo yan? Dapat mo bang iwasan yan? Hindi dapat. Ba't kaya iiwas? Ano iniwasan mo? Pride mo. Ayaw mo mapahiya. Ayaw mo mag-explain. May ginawa kang mali. Ayaw mo mag-explain. Explain mo lang. Sorry. Para at least alam niya na baka naman, kasi baka ang isip niya pag ginawa mo na masama, kunwari, isipin niya, tapos hindi ka pa nag-sorry, lalong lalalayo ito. Loko-loko siguro talaga ito. Hindi siguro natuluan ito. Wala siguro pag-asa ito. Salit na ganun, baka hindi naman ganun ang kaso, di ba? Di sabihin mo, let us reason together. Again, lalo na sa Diyos. Amen? Ibig sabihin, pag nagkasala, lalo ayaw mag-pray. Ano yun? O paano yan? Sino mag-pray? Ibang tao pa sa'yo. Isa yun, pero dapat lalo ikaw. Amen? Amen. Kaya maganda dito, kaya lagi ginagamit soul winning, di ba? Ginagamit natin ito. Kaya sabi natin sa mga unbeliever, o yung ngayon, gusto maligtas, kahit pa napakarumi mo, kahit sino ka pa, again, exemption yung ano ha, reprobate. Kaya nga reprobate eh. Basta hindi ka pa reprobate, kahit gano'n ka, ano yan, ano nagawa mo. Kahit ano pa yan. Hindi ko sinabi walang konsekwensya, pero still, pwede ka, dapat ka lumapit sa Diyos. Sabihin mo, Lord, kaya naman unang magawa to. Alam mo naman, Axel, alam nila lahat eh. Sabihin mo, Lord, kaya ako to nagawa kasi mahina ako. Ay, sinamin mo. Ngayon, next time, alam mo na yung gagawin, magpalakas ka, di ba? Ay, pastor, Lord, di ko alam eh. O, di alamin mo ngayon. Ano pa? Mahina ako, ganyan-ganyan. Ay, may nag-iaya sa akin, sama-sama ako. Sabihin mo lahat sa Diyos. Alam naman niya yon. Pero pag habang ginagawa yun, nalalangin ka, nag-sorry ka, yung exercise niyan, na ano yan, may nagagawa sa iyan. Parang panalangin, ganun yan. Amen ba? Amen. Kahit daw napakasama mo, nilalarawan sa isang scarlet po, ipulang-pula lang yan. Ha? Kaya again, ang nilalarawan na naman yan, dugo. Diba? Nakapatay ka, naku, napakasamaan nun. Ba't ka pumatay dahil sa init ng ulo mo? Naku, napakalaking kasalanan yan. Galit na galit ang Diyos dyan. Pero kahit daw ganun ay nilalarawan yung kasalanan, pulang-pula. Ibig sabihin, dahil mo napatay,
They shall be white as snow. Pwede palang linisin niya parang damit. No? Anong gamit ng Diyos? Tide ba? O ano? Ariel. Mas magaling ang Diyos. Amen? Pasto, yung ano, yung blood, di na matanggal yan. May alam nga ako dyan, yung ano pala eh. Yung, ano ba yung nalagay sa sugat? Yung daw pantanggal dyan eh. Hindi, yung isa. Betadine, mancha rin yun eh. Agua daw. Basta bago pa lang ha. Eh, mancha yung dugo eh. Pero pag nilagyan mo daw, so, ang Diyos lalo, maraming, anyway, spiritually, amen? Huwag niyong husga yung tao talaga may masamang ginawa. Ilapit mo sa Diyos, maugulat ka na lang, baka mas banal pa sa iba yan. Kasi ganun ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Basta magtapat ka sa Diyos, una, maligtas muna. Pagligtas ka na, maging mabuting anak ng Diyos. Lumapit ka, anong dapat mong gawin, gawin mo. Anong ini-instruct sa'yo, pwede ka daw. Napakaputi na kaya maraming ganun. Lahat tayo dapat ganun. Amen? Kung may past ka, mag-isihan, gawin yung tama, eh pinaalala si Satanas yung ginawa mo, ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Ignore, pwedeng ganun. Pwede rin sabi ng isang meme na naman. Ang sabi ng meme? Pag kinakalala ni sa may kanta rin ganun eh. Pag pinaalala daw ni Satanas yung kasalanan mo, paalala mo daw yung nasa impyerno pupunta si Satanas. O niligtas naman ako ng Diyos kahit ako yung kasalanan. Ako'y naligtas. Mga ganun. Takot ang demonyo dun. Okay, salamat. Alam ko, makasalanan ako dati. Salamat sa Panginoon, niligtas niya ako. Wala siyang masasabi dun. Amen? At kahit yung ibang tao. Kasi yun ang sinasabi dito eh. Ang dumi, hindi na matanggal yan. Natanggal eh. Alam niyo ba yung gano'ng kaputi yung snow? Wala tayong snow dito, pero basta maputi yun. Pero huwag nyo rin kakainin daw kasi may mga ligabok yun eh. Pero pag tinignan mo yun, puting-puti yun. Kasi nga, tubig yun na transparent na tinatamaan ng araw. Puting-puti yun. Though they be red like crimson, yung crimson naman, another kulay ng pula lang din yan. They shall be as wool. Wool naman, pag malinis, puti rin yan. Amen? May duda ba kayo doon? So, ang ganda ng ano, no? So, kanina, binanatan yung kasalanan, inaalala, ganun din tayo. Pero laging may message of hope. Amen? Ganun din tayo dito. Hindi natin na ano yung kasalanan, mali yan, dinabakbaka natin yan. Para maintindihan natin gano'ng sabi nga sa Bible is, making sin exceedingly sinful. Kasi para makita, sama pala nun yung TikTok, no, masama pa yun? Hindi na masama yun, eh. Pero pag nakita mo, oh, masama pala yun. Pag nakakaw lang ng konti, masama pala yun. Eh, konti lang naman eh. Eh, lahat naman nagnanakaw eh. Sabihin niya, pero actually hindi. Pag naitindihan mo, nag-uumpisa yan dyan sa maliit. Diba? Masama pala yun. So, dapat ganun. Pero again ha, kahit nagkasala kayo ng pinakano dito, let us listen together. Kausapin mo ang Diyos. Paano kanya papatawarin? Bakit kanya papatawarin? Kaya punong-puno tayo dapat sa salita ng Diyos eh. Kasi minsan wala ka nang makakausap ng ganituan yan sa kanto eh. Kung saan mo matutunan yung mga ganyan, bukod sa pagbabasa, pag-attend, yan, diyan mo matutunan yan. Ako, ganun. Lahat tayo ganun. Okay, so again, sa isang preaching, di mo makukuha lahat. Pero the more na ma-attend ka, naututo, nagbabasa, nag-pray, makikinig ka ulit, nagtatanong, makukuha mo kung paano tayo minahal ng Diyos at pinatawad ng Panginoon. Amen? Amen. At yes, yun yun. Yung magkakapaganda yun. Gusto nyo mag-meme, ganun. Marami ng meme na ganun. Ito pula, dito naging puti, di ba? Amen? Ang title natin? Reason with God. Reasoning with God. So, lagi tayo makipag-usap pala sa Diyos. Yun ang maganda. Mag-isa kayo, kahit kailan, kahit saan. Kahit tayo-tayo lang. Lagi niyong sinasalang-alang yung Diyos. Na siya ay God of reason. Never niya tayo pababayaan na gumawa ng isang bagay na walang dahilan na maganda. Okay? Sige, doon na muna. Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong mga salita again. Very famous verse about sa kasalanan ng Israel. But sila po ay inaanyayahan pa rin. Parang kami po, Panginoon, na lumapit kami sa inyo. At may pagtalastas ng Panginoon, kung ano man yan, naiintindihan nyo naman kami.
ang kasalanan ay pamilya po kayo dyan, but hindi niyo po gusto yan. At malinaw sa amin yun, I pray na, again, patawarin niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa mga kasalanan marami. Ito po ay aming talikuran, Panginoon, araw-araw, Panginoon. At the more na kami po ay nagmamahal sa inyong salita at katuwiran, lalayo po kami dito, Lord. At again, nag-umpisa yan sa pagmamahal sa inyong salita, malalaman namin yung mali sa tama. And therefore, lalong may material kayo para sumunod sa inyo, Panginoon. So, ilang po, Lord, again, pagpalain niyo po ang aming series, ang aming buhay din, pag-aaral, tabaw, kayo po lagi malalating. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.